Naranasan nyo na bang malunod? Ako, naranasan ko na. At alam nyo ba kung saan? Walang iba kundi sa beach. Grabe, kahit anong galing mo lumangoy dyan, kung hindi ka familiar sa galawan ng alon, eh talagang malulunod ka dyan. Potek, akala ko, kaya ko. Yabang ko pa nun, sinasabi ko pang pupunta ako sa malayo. Kakalabanin ko ang mga alon na yan. Wala yan sa lakas ng muscles ko. Nung una, kayang-kaya ko pa. Nakakalusot pa ako sa mga alon. Pero nung dire-diretso na yung pagdating ng alon, wala na, napagod na ako. After ko makalusot sa isang alon, dumating agad din isa. E pagkaganon, hindi ka kaagad makaka-ready or makakakuha ng hangin. Potek! Pagkatama ng alon sa akin, gumulong-gulong talaga ako sa loob ng tubig. Muntik pa nga matanggal yung short ko dahil sa lakas ng alon. Tapos eto na, pagod ka na, diba? Gusto mo nang bumalik sa pangpang. Hinding-hindi ka basta-basta makakabalik sa pangpang kasi hihilain ka ng alon pabalik. Mauubos yung lakas mo at ito ang magiging dahilan ng pagkalunod mo. Pag desperado ka pang makasurvive, eh hahawakan mo na yung likod ng kasama mo na nagpapakahirap din bumalik sa pangpang. Naranasan ko din muntik malunod sa ilog at swimming pool. Pag meron kaming naispatan na malalim na part sa ilog, eh sinusubukan namin sisidin. Magtuturoan pa kayo dyan, diba? Kung sino magme-measure kung gaano kalalim. Siyempre, dahil pakitang giras tayo dyan, sinubukan ko sisidin. Pagkasisid ko, okay naman, kayang-kaya. Pero nung paahon na, muntik na ako malunod. Kasi, nauubusan na pala ako ng hangin. Ay, mahinang nila lang. May mga nakakasama din kami na muntik na sila malunod. Nung time na yon, may pinuntahan kaming magandang spot na paglangoyan. Tapos itong dalawa naming kasama ay gusto din maligo sa ilog. Ang problema, hindi sila marunong lumangoy. Pero syempre, dahil tropa, eh go lang, bahala na. Ang mahalaga, masaya sila. Ang nakakatawa, nung andun na kami sa ilog, eh itong dalawa nagpaayabangan. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung mga narinig ko sa kanila. Ano, marunong ka ba lumangoy? Oo naman, gusto mo mag-racing pa tayo eh. Potek, nag-racing pa talaga sila. Eh syempre kami nila Pinya at Sen, nakaredy na kami. Kasi alam namin na hindi sila marunong lumangoy. At ayan na nga, nag-racing na sila. Ang ganda ng umpisa, halos sabay lang sila. Pero nung nasa kalagitnaan na sila, eh bigla silang lumubog. Syempre, nag-dive na kami kasi nalulunod na silang dalawa. At alam nyo ba ang nangyari? Ako pa yung muntik malunod. Ang ginawa ko kasi ay inangat ko yung isa naming kasama para makakuha siya ng hangin. Pero dahil sa nagpapanik siya, eh galaw siya ng galaw. Eh ako naman sa loob ng tubig, eh nahahampas ako ng kamay niya. Di ko nga alam kung sinasabunutan na pa ako eh. Mas okay pa nga ata iligtas yung nawalan ng malay. Dahil nga sa galaw sila ng galaw, eh hindi namin sila mailigtas ng maayos. Buti na lang may hose ng tubig na malapit sa amin. Yun ang kinuha namin para doon sila kumapit. Kung doon sa nasabi ko kanina ay galaw sila ng galaw nung nalulunod, eto mga boyu, may nalulunod pero walang imik, hindi siya gumagalaw. Habang sarap na sarap kami nila Pinya magpainit sa bonfire na ginawa namin, eh may sumigaw na may nalulunod daw. Pagtingin namin ni Pinya, eh hindi naman gumagalaw. Yung nakikita lang namin sa tubig, eh yung buhok niya. Nalulunod ba talaga yan, men? Hindi ko alam, men. Hindi siya gumagalaw eh. Habang pinapanood namin yung nalulunod, eh sinubukan siyang iligtas ng isa niyang kaibigan. At akala namin may ililigtas niya yun. Yun pala, hindi rin marunong lumangoy. Nagsitakbuhan yung iba naming kasama para iligtas silang dalawa. Nagtalunan sila sa tubig at hinila sila papunta sa gilid. Paglapit namin sa kanila ay nakita namin na namumuti-muti na yung labi nung isa dahil sa tagal niyang nalulunod sa tubig. Yung isa naman ay okay lang dahil nakaligtas naman siya kagad. Nalunod nga talaga, men. Kaya nga, tara, balik na tayo sa bonfire. Dahil sa uso mag-swimming sa ilog ng mga time namin, eh may iba't ibang grupo din na pumupunta sa ilog maliban sa amin. Men, huwag muna kayo umuwi. Ha? Bakit? May susundan tayo. Ha? Sino? Sila. Tinuro ni Pinya ang isang grupo ng mga girls na may kasamang gays na mga naging kaibigan din naman namin. Bakit natin sila susundan? Narinig ko kanina, men. Pupunta daw sila sa ilog. Gusto ko malaman kung totoo. Dahil nga sa curious kami kung pupunta sila sa ilog, eh tinuloy namin yung balak namin kahit nagmumukha na kaming stalker. Ewan ko ba, iba kasi panahon ng mga LM days at high school days eh. Kakatuwa kahit nagmumukha ka ng tanga.
Back sa pag-stalk, guys. Este sa pagsunod. So, ginawa namin ang lahat para hindi nila kami mapansin. Tago kami sa likod ng poste, sa kanal, sa puno, sa damuhan, at sa mga bato. Kung meron siguro nagbebenta dyan ng stealth potion, binili na namin eh. So, sa pagsunod namin sa kanila, ay napatunayan namin na sa ilog nga talaga sila pupunta. Min, lalangoy nga talaga sila sa ilog. Tara, dali, huwag kayo papahalata. Gagay, kinikilig ako, Min. Ay, sila dyan pala to. Uy, anong ginagawa nyo dyan? Ah, ano, lalangoy din kami, di ba? Oo nga, kayo, lalangoy din ba kayo? Oo, tara, dito na kayo sa amin. Hindi nila alam na sinundan namin sila kaya nagkunwari na lang kami na lalangoy din kami. Yung spot na pinuntahan nila, eh doon din naman talaga kami lumalangoy. At doon na nagsimula ang malalim na pagkakaibigan namin sa kanila. Tamang kwentuhan, tamang swimming lang, may nagpapaturo pa nga paano lumangoy. Doon din namin nakita kung gaano kasaya si Pinya. Dahil padilim na at napakalamig na ng tubig, eh nag-decide na kaming umuwi. Habang nagpapalit kami, ay bigla silang nagsisigaw. Akala ko nakita nila yung mga tinatago naming agimat. Yun pala, may nanununod na sa kanila. Siyempre, with great power comes great responsibility. Pinanood namin si Pinya sa gitin yung classmate namin. Siya kasi yung nakakita kaagad at nabilis nag-dive sa tubig para sa gipin siya. Woo! Palakpakan ng ating bayani! Kaya lagi ko sinasabi, guys, huwag pupunta sa ilog na mag-isa, okay? Ang kagandahan din kapag may kasama ka, eh may kasama kang mapapagalitan. Kinabukasan, nalaman ng teacher namin na lumangoy kami sa ilog. Ewan ko kung paano nila nalaman. Dumating yung magulang ng isa naming classmate at sinabihan yung teacher na huwag na daw ipalapit sa amin yung anak nila dahil masisira daw yung pag-aaral niya. Honor student kasi yung isa naming nakasama sa ilog. Wala naman kami magagawa kasi iniingatan lang naman ng magulang niya yung pag-aaral ng anak niya. Tingin niya ata sa amin, eh mga bad influence kami. Totoo ba? Mga bad influence ba tayo, mga men? Hindi ko alam, men. Basta ang alam ko, wala tayong tinatapakang tao. Ano, mga men? Makakatalon ba tayo? Kaya, mga men. Dalihan mo, Pinya. Masakit na likod ko. Makakatalon tayo.